time na mga. Kasi baka nilang bumangon, jong-jong-jong pangla. Okay, yung kinakapin na yung gano'n akin. Maalis tayo. Okay, gano'n siya. I know. Gusto mo malinisin yung mga attribute. Sino yung mauna? Saka, oh, hindi siya natin.
hindi mo ulit. Tsaka yung hindi mo ulit. Wala ka kung ano siya. Of course, may hindi siya sa akin, kaya siya lang kung ano. Hindi. Buti ko paliwalas na yan talagang. Kahapon pa pala lang. Kasi yung classic expression ng tayo. So, nagsasubside pa na talaga. Wala siya. Ito. Kasi basel. Pag-smile pa. Hindi mo nakita yung sa Facebook. Ganun daw tayo ang mga nagsasubside pa na talaga. Kasi kayo basel. Ano na lang. Pinaframe ba naman pa siya? Oo, baka mamaya. Ay, si... Saan galing mo? Dahil ka kongreso sa Pinas. Saan ka galing? Ako yung tumawag. Okay, okay. Parang, hindi ko lang.
walang tumatawag sa akin. Yung video ko, hindi pa nila alam. Okay. Tapos hindi ko malamang kakawag ang telepono ko. Hindi ko malaman ko sino ko na natawagan. Una kong tinawagan si Kay. Oo, eh wala siyang kasama. So hindi ko malaman kung paano kung sasabihin ko. Eh nasa ano siya, kumakain siya sa Mimo, sa kabag, mag-isa lang daw siya. Tapos kinukulaan, ano ba yung sabihin ko? So, rinig ko sa kanya yung news. Ayun, nag-breakdown na si Magdalena sa akin. Tapos sinalong si Bokwa, si Poo na tawagan na rin pala ni Angelica. Ayan, ulala. Mars, ano yung mga fondest memories mo kay? Hindi mo makakalimutan na madami, eh wala naman kaming, wala kaming araw na magkasama, hindi naman masaya. Lahat kami din magkasama kami masaya. Kahit ngayon man, ngayon na lang, di ba? Parang hindi namin, hindi nagiging walong utang kahit ano pa. Nung bago ako nagpunta ng Japan nung nakaraang araw, pinunta naman sa Lahakay. Okay, dumalo ka. Kasi nag-pitching ako sa Star Cinema. Ang bagong pelikula. Eh, mayroon ako kasi pangako siya. Sabi ko, na yung mga sunod-sunod ng pelikula, kasama kita. Okay. Katulad yung nakaraan sa akin siya. Tapos sinabi ko sa kanya, kasi binugusto ko nga yung moral niya. Para hindi, kasi minsan nalulungkol, parang wala siyang ganap. Lagi siya ako bahala, sa mga sabang. Tapos ang ganda ng pitching ko lang sila. Kung nag-pitching ka rin, naka-join ka na naman. Sabi ko, kasi naaway niya. Sabi ko, puro ka pinikula. Nasaan yung mga bagong damit? Sabi ko, kailangan ko ng bagong damit. Sabi niya, pupunta ako sa bahay mo. Sabi ko, wala ako, alis ako, pupunta ako sa Japan Buma. Sabi niya, kailangan ko ng bagong sapatos at bagong damit. Sabi niya, para saan? Sabi niya, eh ikaw, para saan ba yung mga damit mo? Sabi niya, wala namang gumagamit, ako nagamit. Sabi ko, alis ako, ganun. Tapos sabi niya, o bahala ka, basta pagdating mo, sabi niya, sa pagdating mo, hindi na kita tatawagan, pupuntahan kita sa bahay. Kaya natatakot ako ngayon, sabi niya, ito na yun niya ako puntahan. O, nasa na yung, ano, yung damit ko. So, recent na lang po yan, ha? Kanina, pag nag-ayos ako ng damit, namimili ako ng sapatos ko. Yung feeling ko, anytime pag talikod ko, biglang, oh, gusto ko yung sapatos na yan. Kasi ganun siya, pupunta sa bahay ko, kakalgarin niya yung gamit ko, tapos, kasi sa kwarto ko, bitbit niya na yung mga gusto niya. Sabi niya, iuwi ko ito ah. Kahit sa ayat, sabi niya, hindi pwede bago yan. Iuwi ko na, wala na akong magagawa. Bitbit niya na yung gamit ko. So, kakilang sabi ko, Jesus, baka na this is Joven, baka lang biglang umuha. Kaya sabi ko, huwag ka na magpakita. Kung ano yung kunin mo, kunin mo na lang. Basta pag nawala, alam ko nang nasa iyo. Bitbit mo na sa akin. Ayun. Hindi ko alam eh. How you will describe him as a film, si Joven? Malambing kasi yan. Maraming beses kaming nagkakatapuhan yan. Kasi ano yan? Matigas kasi yan. Eh gano'n naman, meron kang kaibigan pa lang po at may kaibigan ko. Matigas ang ulo. Matigas ang ulo niya. Eh sa amin, ako yung pinaka-straight ko. So alam niya pag nagagalit ako sa kanya. Pag nagagalit ako sa kanya, hindi siya kikibuin. Alam niya na yun. Pero pag nagagalit ako sa kanya, hindi yung susuko. Pag hindi ko siya minapan yun. Yung kahit anong gawin yung death mo sa kanya, hindi siya napapagod. Tatabi siya, tatabi. Iyakang mag-iyakang. Kaya hindi ko siya pinapansin, halik. Nene, patawarin mo na ako. Ganun din na. Hindi yan susuko. Kaya pag nagkabati, pag-bati naman kami, sinaspoil ko siya. Yung ano kailangan mo, ano yung gusto mo, meron lang. Ganun. Masaya eh. Tapos, malambing. Malambing si Bakla. Pero previously po, may alam na kayong sakit na talaga na nag-iinda siya, umiinda siya sa inyo. Matagal na yan. May nagkaano siya dati. May hika siya eh. Sabi niya. Tsaka parang kung dati nagkaroon ng ano yung lungs niya. O tubig? Parang butas, yun yan. Hindi ko alam kung anong na-hospital sa kanya. Kaya anong panahon na yun? Hindi na siya naniniligarilyo. Nag-gym na yun, alam ko eh. Oo, nag-gym. Nagagano na nga siya. Tapos umayos siya. Mamayan din dati ng payat na payat. Diba gusto ng weight yan? Oo, mamayan ng payat. Tapos ngayon okay siya eh. Mas okay nga yung mga ganap niya ngayon. Mas mabait siya ngayon. Mas mabait si Bakla. When was the last time pumuli kayo nagkita o nagkausap? Japan. Bago ako pumunta ng Japan. Ang laki din yun. Dahil sakita mo yung ano niya, yung video niya. Talagang pili kita kung sin. I tried to watch kasi it's online. Kahit puro mayat-maya, puro yun na lumalabas. I tried to watch pero I did not. Sabi niya, the show must go on. I don't know if it's a show. Kasi bago pa yun, kasi yung isang kasama niya sa Abra, yung dalawa actually kasama niya sa Abra, si Budet at si Gloria.
kasama ko sa bahay. Kaya nag-update sa akin. Okay. Niloloko pa nila, sabi, tumawag sa akin si Sergio. Naku, si Bakla. Si Bakla hindi kumakain. Sabi ng gano'n, tapos masama daw pakiramdam. Tapos, sabi ko, tanongin nyo nga, baka mami nagda-drugs-drugs yan. Bakit hindi kumakain? Tapos sabi, hindi kumain ako kanina. Magpapahinga lang ako. Okay. So, alam ko yung ganap na sa akin. Kasi yung pinipit sa akin. Okay. Gano'n sabi, masama daw pakiramdam. Bago pa siya sumalang, mahihirapan na daw siya. Kaya parang sabi, sige, i-cut short na lang yung okay, okay, okay. Kaya nung tumawag sa akin, sabi, nahihirapan daw talaga kumiga. Kaya bakit hindi nga dali sa ospital? Ang nahihirapan kumiga. Yung dali na agad. Tama yun. Kaya nung, akala ko normal lang na masamang pakiramdam sa tuwid na dali sa ospital. Kaya nagulat ako ng tumawag. Mars, ano na lang? Kung nahinigit tayo, ano yung mensahe mo sa parating kay Chocolate? Message or for now? Actually, alam niya lahat ang gusto ko sa kanya. Lahat ng pagkakataon na nag-usap ko, hindi ako nagkulang dyan kay Chocolate. Lahat ng pangaral, lahat ng away, inaway ko yan, pati gusto yung mga ganap niya. Marami siyang desisyon sa buhay na hindi ko pinapuran. Alam niya yun. Kaya may mga pagkakataon nawawala ako sa kanya. Kasi alam niya, hindi ko gusto yung ginagawa. Pero he was able to change himself for the better, and I'm just so proud of him. Nakita ko kung paano niya inayos yung buhay niya, kung paano niya pinabuti unti-unti. Actually, puro ako sa kanya. Kaya, win-win ko siya lagi. Lagi ako may, siya yung priority ko lately. Siya yung priority ko sa pelikula. Laging kasama daw? Oo. Oh, okay. Pag may baklaan sa mga show, kasama Chocolate siya. Agad. Pag GGV, guest ka agad. Siya ang pita. Sabi ko yung staff, alam niyo na yung kahit yung ibang bakla, sabi ko, Chocolate ang pita. Sinaspoil ko siya kasi gusto kong maramdaman niya na kaya pa, aayusin natin yan. Gagawan kita ng ganap. Showtime, yung Q&A. May marabal yung yan. Pero tumataba. Inihingal na siya that time, no? Pagka medyo may... Tumataba. Kaya ihingalin. Pero hindi yung hingal talagang, ano. Kasi lagi ng kuya. Dito sila lagi inaawa. Sa kuya talaga, Marce. Yung actor ng duty sa comedy bar, madadaanan ko yung sasakyan nila sa laptop. Mamumpain ko sila. Mamumura ko talaga sila. Pinapauwi. Ay, hindi po eh. Pwede na may haruta na haruta kasi may mga waiter. Hindi na ganun ko sa buti. Inaaway ko talaga sila. May premonition po ba siya sa inyo? Or parang nagpaalam na? Or pagka ganito, pagka may nangyari? Wala kasi kami yung ganun. Actually, tinanong ko nga kayo kung nagpapag-check up. Kasi in-insure ko pa yun. In-insure. Kinuha ko siya ng health insurance. Kasi pagka, inigyan ko ng health insurance. Okay. Pasko. Ito ang ibibigay ko sa inyo kasi ang tatanda nyo na at ito gano'n, ang mga lifestyle nyo, ang lalala, binigyan ko sila ng health insurance. Tapos Chocolate din. Kaya sabi ko, ginamit niya ba yung health insurance? O sinayang niya lang, eh siya nga yung pinakamahalang health insurance kasi matanda na siya. Eh di ba pag mas magandang niya, mas magandang niya. Kaya tinatanong ko, hindi niya yata ginamit yung hindi siya nagpa-check up, hindi siya nagpa-check up. As a performer po, ano yung realization niyo dito sa nangyari kay ano? Yung mga performer na katulad niya, dapat magkaroon din ng time at pahing niya, ganun mo yun. Kasi ko, I personally experience that. Wala na, ubus na. Pwede namang humingi ng ano eh, mag-back off. Hindi naman tayo papatayin ng management. Siyempre yung management, siyempre tayo gusto natin magtrabaho. Management, bibigyan tayo ng trabaho. Eh minsan sobra-sobra din yung natatanggap natin trabaho. Minsan sobra na tanggap pa tayo ng tanggap. Kaya ang sabi ko, simula kasi dapat nag-iipon na para hindi natin habang buhay inaalipin yung mga sarili natin kasi parang may inahabol tayong ipon lagi. Bata pa lang kung ipon na. Para pag tumatanda, ini-enjoy na natin yung ipon natin. Hindi yung nagpapakahirap pa rin tayo ng matanda na tayo. Dapat unti-unti rin sa slow down. Kayo po, how you take care of your health? Kasi kayo din, masyado kayong busy, di ba? Nabalita before na nagkasakit kayo. Ako talaga nagbebeko. Hindi kaya na. Oo. Kasi sa schedule pa lang, magkakita mo yung kalendaryo, nangihilo na ako sa kalendaryo. Schedule pa lang. So, schedule ba rito kung kailan ako hihinga, ginagano ko lang. Anong oras po ako iupo? Yung din nagagano ako dati. Ako talaga yung nagpapeko. Magpapahinga po. Bigyan niyo ako kahit 3 araw. Kailangan yun eh.
time, hindi pwedeng pagdating ko sa showtime, lupay-pay ako dahil napagod ako sa pelikula, sa concert, sa paggawa ng script, sa kung ano, sa racket, sa kung ano pa. Kailangan fresh ako sa showtime. Kaya ako talaga nag-bebet ko. Sorry po, hindi na nabubay. Kasi na-affect ko rin yung showtime. Eh, live pa yung showtime. So, ayun, kailangan fresh ako sa showtime. Recently, I just went to Japan kasi I had to rest. Yes. After the 3 nights, nag-miss Q&A Grand Finals sa mga isang tumuling ko yun. Tapos nag-ano pa kami, nag-taping na kami ng Idol Philippines. Wala talagang pahingan. Naka-dextrose ako. Bago mag-showtime, naka-dextrose ako. Pag-showtime, tatanggalin yung dextrose. Pinextrose na ako ng ate ko kasi wala ka ng energy. Naka-dextrose ako. Kasi sabi ko, tatapusin ko lang yung Grand Finals na pinag-taping. Tapos kailangan ako. Kasi aaway, inaaway na ako ng ate ko. Kasi pag hindi, yung ate ko kumakausap sa management, kailangan nyo lang ipapahingin yung kapatid. Buti mo. Kasi doktor yung ate ko, naririnig niya yung tulog ng boses ko, naririnig niya yung itsura ng mata ko pag sa TV. You need to rest. At siya kumakain. Maraming salamat sa iyo, Mami. Condolence po. Kailangan talaga ng pahingin. Lahat. Thank you, boys. Salamat.